Mabuhay MVPs! This is Jim Obligacion for Motobloggers Philippines. Maninibago ang pananaw nyo sa masasaksihan nyo ngayong araw. Dahil ang pag-uusapan natin ay ang KRV o ang Kimco Renew Your Vision. At welcome po sa kaganapan ngayon. It's the Kimco Test Ride Caravan. Umikot po ang Kimco Motorcycle Philippines sa Manila South, Manila Areas at sa mga piling probinsya dito sa North Luzon. Kasama sa caravan na ito ang mga sikat na motovloggers natin. Shoutout kay Mr. Pogi Michael Buku and All About Wheels Manila. Let's have fun, MVPs! Hello, Ma'am Jet Li. We started with the registration and the filling up of the waiver for those who will test ride the KRV 180. O mga paps, shout out sa Motovloggers Philippines at kay Alex Go. First time po nating nakaututang dila ang sikat, napakabait at very accommodating na motovlogger, Mr. Pogi Michael Buku. Shout out rin kay Alex Go Motovlog. Gamitin mo yun sa ano, talag circuit hill na lang. Oh. Thank you, Papi. Ah. Thank you, Papi. Best ride ka rin. Yeah, of course. Let's have some fun. We are having fun here for the test ride of the Kimco KRV 180. Sa dami ng magagandang pagpipilian sa entry-level na scooter, ang Kimco ay naglabas ng mas higher-end na kategorya sa KRV 180 TCS or Traction Control System. Ito ngayon ay binansagan na Japanese scooter killer dahil sa maraming advantage nito. Ito ang pride ngayon ng Kimco. Bilang nangungunang maxi scoot sa Europa, nagsisimula na ito ngayon sa Pilipinas. Sa estilo at teknolohiyang hinango mula sa mothership ng kumpanya na AK550 Maxi Scoot, ipinagmamalaki ng KRV ang isang katangi-tanging specialty niya, ang independent swing arm na design. Binabawasan ng swing arm ang unsprung weight para sa mahusay na handling. Hindi tulad ng karamihan sa mga scooter na nakakabit sa makina na may suspension, ang makina ng KRV ay nakakabit sa frame na nagtutulak sa mga gulong sa likuran sa pamamagitan ng belt drive at isang tuloy-tuloy na variable transmission. Ang disenyo ng swing arm ay lumilikha ng mas mababang sentro ng gravity, pati na rin ang pinakamainam na balanse sa timbang para sa mahusay na kalidad ng pagsakay at ng handling. Ang 175cc 4-valve liquid-cooled engine ay Euro 5 compliant at may rate na 16.8 horsepower at 15.7. Ang scooter na ito ay para sa mga mahilig sa techie na bagong henerasyon. Labing 13 pulgadang alloy rim na may 110/70 na gulong sa harap at 130/70 sa likuran, at malalaking 270mm by 234mm na front or rear disc na may dual channel na ABS ang kumukompleto sa mga underpinning. Ang upuan ay may taas na 795mm na taas ng upuan ay kaya naman ng karamihang Pilipino, at ang upuan sa bangko ay mahaba at sapat na padded para sa dalawang sasakay. May kasama itong keyless ignition, dual USB port at LCD dash. Ang underseat storage capacity ay 25 liters, habang ang 7.2 liter tank ay makakatulong sa mas mahabang mga biyahe. Available din ang control sa traction, at ito ay kapakinapakinabang sa ating tag-ulan na panahon, maputi, mabuhangin at madulas na kalsada.
Kinukumpleto naman ang maliliwanag at maputing ilaw dahil sa LED headlamp at tail lamp ang hitsura at pagkapogi nito. Tumitimbang ito ng 143 kg at may mahabang wheelbase na 1,400 mm. Ang retail price ay 189,900 para sa TCS version at 168,800 para sa standard version. Ngunit, may patuloy na pre-order discount na 10,000 hanggang December 31, 2021. Hello, Motovloggers Philippines! Kasama ko si Red911. Yes! Ayan, shoutout po! Right. Motovlogger Philippines! Hello, Motovloggers Philippines! We are happy to be with All About Wheels Manila! Motovloggers Philippines. Yan, Motovloggers Philippines. Boy Salvaria. Yan, yung channel niya. Matagal na membro ang sa Motovloggers. Yes. So, nandito po kami sa test ride ng KRB 180 sa Taguban. Give you application. Ako yung admin ng Motovloggers Philippines. Now, nagustuhan ko sa KRB after my test ride, traction control and ABS. Kasi unang tinay ko yung likod pa lang. So, at a high speed, and then sudden brake sa likod, kumagat siya. And then, yung tinay ko naman yung front brake, ang lakas ng gapit. At kung pinagsabay ko, kaya naman total sa in a short distance. So, kasi gusto ko itong ABS. Traction control, medyo kulang ang exposure natin dito kasi wala tayo dito dapat mag-flow, yung medyo destination control. So, ABS, perfect. Ang nagustuhan ko dun sa bike na yun, nagslalom ako dun sa 8-8. So, kaya mo siyang ibaba ng malalim, mababaw na mababaw dahil hindi siya gaya ng iba na sumasayad yung mga center stand. Ito po, kaya mo siyang ilaban sa competition ng estado. The best ARP 180. Pinaka-top ko eh. Ito secondary traction. Paano ba? Traction control. And this is my top. Kimco suspension system. Mabuhay Motovloggers Philippines. We got Mark here. Hi Mark. Sa lahat ng subscriber ni Seth. At keep following him. Yeah, thank you, Seth. So, matitindi ang mga kasama nito. So, ngayon, kasama ko yung mga sikat na motovlogger. Sikat na motovlogger? Tulad po, sir. Tapos, nandiyan si All kasama About Wheels Manila. Yeah, saka si Michael Buko. Michael Buko and All About Wheels Manila. Of course. Yun, grabe. 850,000 followers na yan. Of course, nandito rin yung Kimco Philippines para sa test ride caravan namin. So, we're introducing the first compact scooter dito sa Pilipinas, that's the KRB 180. Ang pinakabagong technology dito, meron siyang PTM, yun yung pinag-separate yung engine tsaka transmission para maging yung weight variance niya is 50-50. Bago yun ah. Oo. Then meron din po kaming independent swing arm, unlike sa mga traditional scooter, may kita natin pag nag-suspension, kasabay nung engine yung shock nila. So dito sa bagong KRB, ay walay. Swing arm na lang yung naglalaro. So ganun ka ganda yung suspension nito. Sana masubukan din nila. Hindi niya natetension yung main body. Oo. Ganun. Tapos meron din siyang Kimco suspension system. Yun yung derived para sa aming flagship model, the AK550. Kung familiar ka din sa pinaka flagship model namin, the AK550. So dito sa Taiwan, ang tawag dito sa bagong KRB namin is the Mini AK550. Then meron din itong traction control. Ayun yung sensor na nagde-detect para pagsabayin yung ikot ng gulong sa likod at harap. Traction control. Opo, meron pwede mo siya turn on tsaka turn off. So meron din kaming anti-lock braking system for sa Kimco. Pag sinabi mong ABS, always front and rear talaga. Oh, so, matindi yung, maganda yung effect ng ABS. Damang-dama ko dun sa practice ko kanina. Galing. Yes, hindi po kami yung front lang, rear lang. So, always front and rear. Kasi yung safety yung main priority namin. So, next, meron kaming advantage sa aming competitor. Meron kaming pinagmamalaki flat floorboard. Unlike sa mga competitor namin na 155 to 155 cc is naka-tunnel type sila. So, mga mas easy na sa pagsampa yung natin. Then, meron tayong sinatawag na sabi nila na gulay board.
Yun, no? So pwedeng pang city. Akala ko ano yun, lalagyan ng mga sako ng palay. Pwede, pwede. Pang grocery, yan. So meron din tayong, yan, LED na rin yung ano natin, harap at likod. So always headlight on. Futuristic siya. Kagandahan din dito, Euro 5 compliant na rin tayo. Euro 5 compliant. So pag sinabi mong Euro 5 compliant, pasok kami sa Europe standard. So itong motor na to, hindi lang pang Pilipinas, pang Europe standard. And I think mataas ang kalakalan sa Europa. Yes, number one daw itong Kimco sa Europa. Yes, we are a leading brand in Europe. I-invite ko kayo na pumunta sa mga Kimco Lifestyle Corner namin. Meron kami reservation pina 5,000 and title sana ng 10,000 discount. Ayun, in, until December 31 yan. So ano pa hinihintay nyo guys? Magpa-reserve na kayo. Price at 189,900. Less 10,000, so 179,900. Then ang BDS version available agad siya December this next week. Yes. So available na siya. Oh. Then standard version. Standard price? Version. Price at 168,800 then 158,800 na lang. So price difference of 21,100. Ayun. So ano pa hinihintay niyo guys? So mga meron pa kaming dalawang araw para dito sa Norte. Punta lang kayo sa dito kung makahabol kayo sa Laon, dagupan kami ngayon, then tomorrow kaming La Union bukas. San Fernando La Union sila bukas. Then Baguio. Sunday Baguio. So kita-kits tayo diyan guys. Thank you, sir Mark. Thank you, sir. Bye.